see you like this. Namiss namin kayo sa face-to-face prayer meeting noong nakaraang taon. Pero kayo ay laman ng mga panalangin ng ating mga intercessors. And today is a day of victory kasi nakikita namin na kayo ay sama-sama, nagpupuri sa Panginoon, nag-e-enjoy doon sa binigay sa inyo na special gift to lead the church in worship and in praise. So, talagang kanya-kanya tayo ng mga giftings, kanya-kanya tayo ng mga talent. And now we are so excited because we had our JRH prayer and fasting together, di ba? Eto na yun. Pag may panalangin, lalo na may fasting, lumalabas na ang kalooban ni Lord ng gaganap, nangyayari. Not because you are good in singing, you are good in dancing, you are good in leading. Nangyayari ito because the Holy Spirit is working sa midst ng bawat isa. So I know that bago tayo nangyari lahat ito, people prayed, you were available, the Lord bless our prayers, the Holy Spirit is moving. Kaya mararamdaman nyo talaga mga anak na, yes, nakikita namin sa atin na JRH, ano na ang motto ng young people? Kumalala nyo pa? Be, kumalala nyo, say it loud and clear. Be excellent in everything you do because you serve an excellent God. So yun ang talagang isa sa culture natin dito na talagang hindi tayo pwedeng basta-basta lang yung ginagawa natin. Basta-basta lang na worship, basta-basta lang na dance. Because our standard is God's standard in everything we do, excellence talaga. Okay? So, honestly, when you participated dun sa ating praise and worship, no? Worship Expo, Mahal Ko ang Pilipinas, last time, namamangha kami kasi nakita namin ang spirit of excellence sa presentation ng bawat isa. At dapat manatili yon. Nakita namin yung unity ng bawat isa na pag nagtulungan talaga naman, iba ang dating, di ba? So we were able to rejoice there and so grateful na si Fiel, he was able to capture that. Tapos ang bilis niya naka-YouTube kaagad yung mga performances. So we were also proud of you and so grateful to the Lord. Kaya, alam nyo, last year, ang mga intercessors natin, parang umabot na minsan, dalawa na lang kami nananalangin. Tatlo, apat, lima. Pag okay, naku, umaabot kami ng 15. Siguro pinakamarami namin na nag-intercede last year was 18 or 19. But we never stop because serving God is a commitment. No? Sabi ni Bishop kanina, passionate po ang bawat isa. So, ayan, habang kayo nagsasama-sama, enjoy one another, love one another, and talagang pray with one another, no? Nagkakaalaman, nagkakatulungan, encouraging one another. This is a blessing from the Lord, okay? So, ano pa ba ang dapat namin sabihin sa'yo? Sa inyo, nagpupuri kami because lumalago ang music team. Ang dami natin mga bagong kasama ngayon. Let's give the Lord a big hand of praise, no? Tapos, tuwan-tuwa ako kasama ang mga babies, ang mga kids. You know what? There was a time na pag nag-gathering in the church, nag-gathering ang mga leaders, ayaw nila ng nuwisans, ayaw nila na makukulit na hinahabol-habol ng mga bata. Pero, ngayon, nabago. Nabago. Nabago talaga. Because how can you pass down the values, the mission, how can you pass down the character that God wants us to develop? Kaya welcome na welcome ang mga bata. Kasi, natatanaw tayo, narinig tayo, nakikita nila, and they know how they are working as they grow up. So ipagpatuloy nyo to, everybody, even the children, kasama pa rin pag nagbabanding kayo.
unless it is something na talagang you need time to really plan. So, that's one thing that we are grateful for. Dumami kayo, patuloy kayong dadami, be more committed, lalo na ang panalangin ko po sana, eto dito, makinig kayo mabuti, ha? Ang panalangin ko sana, kayo po ay makakasama sa ating mga prayer meeting. Pag medyo busy ang schedule, then what we are doing with that, para hindi naman tayo ma-zero na buong taon di tayo nakasama sa prayer meeting, no? So, ni-schedule namin ni Daddy yung bawat ministry mag-lead ng face-to-face prayer meeting. And then, once na kayo ang nag-lead ng face-to-face prayer meeting, we challenge all the leaders na sana 100% ang attendance at kayo na rin ang bahala na mag-facilitate ang prayer meeting. Every ministry. And then, that is also what we are doing in the JRH Family Hour. Pag-ministry ng mga, ilalagay din namin music and dance ministry. Pag kayo ang nakalagay doon, dapat kayo ang gumaganap like what we do. Okay? You will be the host. So at least yun, that might happen twice in a year. Pero as the Lord grows you, then you can be more visible sa mga gawain ni Lord. Please support our upcoming nilagay ng Lord na talaga i-challenge namin ang bawat isa as a family of JRH. Remember, we are moving and serving the Lord, especially these last days, as a family. Kaya magsimula sa Monday, we will be inviting everyone. O kayo, you have your leaders, but actually, everybody in the music team and the dance team, you are in the front line. Frontliners kayo. So talaga, dapat ang inyong personal devotions, ang inyong prayer life, ang inyong worship life, lahat yun dapat strong. So that pag pinagsama-sama, talaga yung will ni Lord, yung anointing niya, yung presence ni Lord. Kayo po ang nag-a-usher ng presence ni Lord sa church. Every time you stand up, you are assigned by the Lord to usher His presence. Hindi tayo ang bida. The sacrifice is great. Kasi sa lahat ng ministry, kayo yung dapat laging nandun. Dapat nagpa-practice. No? Dapat nangunguna sa harap. It's a challenging, but a very wonderful ministry. Kasi kung faithful tayo sa pinagagawa ni Lord, ang number one doon, yung intimacy natin sa Panginoon ay lumalalim. And you will be the happiest Christians. Kasi pag intimate ka kay Lord, you will be more happy. Ah, sarap. So, sabi ko, please support. Mag-start tayo sa Monday. Si Bishop ang mga ha? Ah, next week pa. Okay. You will know exactly when you start. 5 o'clock to 5:30, i-ready na natin ang ating sarili. You are invited. Devotions lang. Yung church magde-devotions. Kung sino gusto na makisama sa JRH devotions in the morning, short exhortation, may worship doon, may prayer doon, and then go na tayo sa mga work natin. Pero let's try to commit ourselves to give the first parts of our morning as a family. No? As a church to the Lord. So, pag-pray natin yon. Another program that we're looking forward to, no? Yon, yung mga youth natin, yung mga young people, we would like to challenge them in the second divine principles, so kagaya ng pinagdaanan ng mga second gen, at baka yung mga second gen ay ma-invite as facilitator, as speaker, no? With Tita Joy and Ruby, kasi sa kanila nang galing yung material na yon. Pero just last, Ma'am Jeline, kailan tayo magkasama? Friday. Just last Friday, meron na naman binigay si Lord sa atin. You know, the good thing about Reva Isiha, with our Christian governor, grabe yung suporta niya na talagang gustong abutin ang lahat
especially the students in the campuses. So hindi nakasama lahat, pero nagkaroon kami ng equippers, campus ministers were being equipped. So kasama ko si Ma'am Jeline. And later, we will let you undergo this. Ito naman is teaching us to grow and be more like the Lord. Okay? So meron siyang sinasabi ng four chairs which depicts the four kinds of pagdadaanan natin na process para tayo ay makasunod sa kalooban ni Lord. And what is that? To be more and more like Jesus Christ and give glory to His name. So bilang mga music team, that is what you're doing. Sabi nga ni Daddy, your role is very important, it is special and badly needed. And it is also challenging, but it is one of the best ways that you can grow to be more like Jesus. Okay? So mga anak, from the puso, from the heart, okay? Talagang baka nakalimutan lang or baka feeling nyo medyo very tolerant kami. Pero think about it, in serving the Lord, be excellent. Number one, you already praying for this, let us not be late. Every Sunday, tayo ay 9:30. Anong oras ang devotions? Yung nagdi-devotions na sa church? Sa Sundays? Nag-start na? 9 o'clock o 9:30? 9, no? Anong totoo? Ayan, nagkalito na sa... Alam mo na lang kasi, hindi mo time. Before 9. Ha? Dapat 9, meron ng devotions ang kasama na yung mga nasa church. Pero alam nyo ba, what we do is, nauuna pa tayo na mga nagmi-minister. Nauuna pa tayo nananalangin bago isama yung congregation. So that also includes Bishop and I. And also us, ang dami rin namin iaayos, kagaya nyo, ang dami rin namin na iche-check, iaayos, kasi gusto natin makapaglingkod ng excellent kay Lord. So let's check our time. And then later, let us, nasabi na ni Daddy, remember, you are not a performer. No? Hindi tayo performer na kagaya ng secular na tapos ko na yung time ko, I'm free. No. We are worshiping God. So, once na nandun na kayo, dati, hindi na-observe to, nasa bandang harap yung mga music team, hindi na lumalabas except for emergency. Minsan talaga, nahiya ako kay Lord kasi, syempre, nandun ako minsan kay Daniel. Ay, andun tayo, favorite natin, bumili ng siomai, scramble, pagkatapos ng worship. Palaga, leaders, yung mga kuya na nasa worship team, kahit yung mga ate, pati ano, nakalimutan natin lahat. Ay, hindi pa tapos, nagsasalita pa si Bishop, ay, ang sarap ng kwento nga, kumakain na ng siomai. Naku, Lord, sabi ko, patawarin niyo po kami, hindi dapat ganun. Nakakahiya kay Lord, minsan na lang natin siya masosolo. Tapos, ano pa yun. So, and then, another na napapansin na kailangan natin i-correct, yung nagsiselfone o nagkwekwentuhan. Parang may nakakalimutan ng iba. Pero, nakikita ko rin sa leaders. Tapos, I have also to check myself sometimes. Parang meron din akong parang minsan yung announcement ko, gustong-gusto kong nakasulat na dito, nagagawa ko sa church, I'm also being corrected by the Lord. Yung mga dapat na i-ready para sa Kanya, i-ready na. Pagdating sa church, ay talagang all eyes, all ears sa Panginoon. So, pare-pareho lang tayo, nakakalimot, nagiging at ease, pero dapat, let us always treat our God as with honor, with love, sa aming paglilingkod sa Kanya. Okay? So, ano pa ba? Mayroon pa ba? Pero yun ang mga pinanakita ko din. Kumusta na kayo as far as your personal devotions? Magtaas na ng kamay yung nagdi-devotions pa na sinusulat pa sa notebook. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Continue and be infectious.
challenge one another pa rin. Okay? Kasi yung personal commitment natin sa Panginoon, that is the key for our effectivity. Okay? So, ang dami nang sinabi, pero from the bottom of my heart, Bishop, we love you, we thank you, you've been faithful. When Daniel got sick, nawalan ako ng chance na talagang nakaka-monitor, nakakasalamuhan nyo, nandun, even coming to church is a challenge to me. Kasi pag wala yung caregiver niya, that takes a lot. Pero sabi ko pa rin, please help me pray na despite that, maayos ko pa rin yung schedule ko and to be with you always. So that is one thing I'm very sorry about. I am being convicted about and I'm praying that it will be better. Pero, syempre, love natin si Lord. Let's serve Him excellently. God is good. God bless you and we are enjoying. I'm enjoying to be with you. And thank let's you so pray much. Together that Daniel will rise up on the name of the Lord. Amen. Because that's the only thing that we can really do a great thing, you know, for the Lord. Kasi siya po yung aming vision keeper. Meron siyang vision kasi. So, nakita namin doon yung revelation na kung napansin nyo, nagkasakit ako, di ba? Ako yung una nagkasakit. Kasi doon sa kanyang panaginip, kaming dalawa ang nasa parating doon sa kanyang dreams, kami parating magkasama, no, sa dreams niya na may mga pinupunta na akong speaking engagement na siya ang kasama ko. Then later on, yung pangatlo, siya na yung nagsasalita. Kaya ayaw niyang i-reveal kay mami niya. So, ang ginawa ng kaaway, talagang, alam niyo naman, ang kaaway, talagang gagawa siya ng paraan just to stop the plans of God. Parang kay Joseph lang, di ba? Napakaganda ng plano kay Joseph eh. Yung panaginip ni Joseph, alam ng mga kapatid eh. Pero hinadlangan ng kaaway anong pamamaraan. Yung mismo yung kapatid niya ang naging dahilan na unang-una. Nakulong! So, kung nakita natin si Joseph nakulong, parang nawala na yung ano eh. Nawala na yung bishop o hindi. Kasi, why? May certain time kasi si Lord. Yun yung Isaiah 60 verse 22. No? Na yung right time ng Panginoon, pag dumating yun, mangyayari yun. So, just keep on praying for Daniel because alam ko, malaking factor siya sa ministry. Malaki ang kanyang gagawin sa ministry. Dahil yung kanyang personal testimony, it's really create impact, no, sa buhay ng mga kabataan, lalo sa mga kabataan ngayon. Dahil kahit sa Korea, pumunti yung mga kabataan na umaatin ng church. Nagbago talaga ang mundo. No? Nung nagkaroon na ng maraming mga ano. So it's a blessing na andito kayo. Malaking pasasalamat namin kasi unang-una nakita namin yung kahalagahan ng gagawin natin na ito. And I know na hindi masayang yung pagkakataon na ito. Na lalo higit sa lahat, you will create a great impact pagdating sa ating music ministry ng church. Okay? So, mahal namin kayo. Kaya nandito rin kami. No? So, ano pa? One more. Congratulations to you. And I would like also to thank Naira, Roger, Jeriva, Mighty, mga kuya, sila na ang aming mga susunod. No? Pero I was grateful kasi sinusundan ko yung ano nyo, yung PC. Ang kagaling nyo, sabi ko, ang galing nila talagang very detailed, planado, and all those things. Isa pa yan. Hindi ko alam, dali ako kasama sa PC. Wag na kayo isama, baka marami akong masabi. Jagot kayo. Pero, I'm doing a good job and God be the glory. Amen. Pag-pray natin yung kapatid niya, ano, ni Joey. No, kasi